Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Tumalikod lang kami rito. Ay ito na naman kayo. Saad ng isang pulis. Ikaw na naman tanda. Hindi ba't nag-usap na tayo kanina? Hindi ako ang sumira sa pangako. Wala na akong magagawa dahil ang tigas ng ulo mo. Patuloy ang pagbusina ng mga sasakyan. At panay naman ang hingi ng tawad ng matandang si Aling Trining habang pilit niyang itinatawid sa kalsada ang tulak-tulak na mabigat na kariton. Sandali lang! Patawad! Patawad! Patuloy na paghingi ng paumanhin ng matanda. Dapat kasi ay wala ka dito sa lansangan. Nakakaabala ka. Itabi mo na yung kariton mo dahil baka masagasaan ka. Isama na kita, bulyaw ng isang nagmamaneho. Samot-saring masasakit na salita at mura ang tinatanggap ng kaawa-awang matanda. Kahit na patuloy ang pagkakagulo sa gitna ng daan, ay wala man lamang nagtangkang tumulong kay Aling Trining na makaalis sa kanyang kinatatayuan. Parang nakikipagpatintero tuloy ang matanda sa mga kutsing patuloy ang pagbusina sa kanya. Nang makarating sa kabilang parte ng kalsada, ay sa kanya inilabas ang sako at ilang panindang gulay. Ang akala niya ay matatapos na ang kanyang kalbaryo. Nang biglang magdatingan ang ilang otoridad, nililinis nila ang bangketa mula sa mga iligal na nagtitinda. Madali-madali ang lahat na maglipit at magbitbit ng kanilang paninda palayo sa bangketa. Dahil nga matanda na ay hirap pa rin siyang kumilos. Dahil doon ay naabutan siya ng mga pulis. Pilit na kinukuha nito ang kanyang mga paninda. Ginoo, pakiusap naman! Aalis na ako! Huwag mo nang kunin ang mga paninda ko! Lilipat na ako ng pwesto! Pagmamakaawa ni Aling Trining. Manang, ilang beses na po namin kayong pinakiusapan na huwag na kayong magtitinda rito dahil ang bangketa ay para sa mga taong naglalakad. Nakakaabala lang kayo rito. Kayo ang hindi sumusunod sa batas eh. Ilang beses na kayong pinakiusapan, saad naman ng pulis. Lumud na sa pagmamakaawa si Aling Trining upang ibalik sa kanya ang kanyang mga paninda. Pangako, huling beses na ito Ginoo. Hindi na ako babalik pa. Parang awa mo na. Umiiyak na labis na inagpis nitong matanda. O siya, sige. Pero huling beses na ito, kapag nakita pa kita rito, ay kukulong kita. Kukunin ko ang mga paninda mo at maging ang kariton nyo ay sisirain ko, bulyaw ng lalaki. Pabato nitong ibinalik ang mga tindang gulay ni Aling Trining. Isa-isa namang pinulot na matanda ang mga gulay sa kalsada. Inilagay na matanda ang kanya mga paninda sa kariton at buong lakas niya muli itong itinulak. Kailangan niya makahanap ng ibang lugar na mapapagbintahan ang kanyang paninda. Kung hindi, ay problema na naman ang pagkain at gamot niya. Na mapagod sa katutulak si Aling Trining ay saglit siyang uminto. Sa tingin ko, ay pwede na akong magtinda rito. Marami rin namang dumadaan kahit paano. Saad ng matanda. Hindi na kaya kasi ni Aling Trining ang maglako dahil mabigat talaga ang tinulak niyang kariton. Hapon na at halos wala pa rin benta ang matanda. Umalis na raw mga pulis, Aling Trining. Pwede na tayong bumalik doon sa bangketa. Tamang-tama at uwian na ng mga tao ngayon. Makakahabol pa tayo ng tinda, saad ng isang tindera. Kahit na nagdadalawang isip, dahil nga nakapangako na ay muling itinulak ni Aling Trining ang kariton, pabalik sa nasabing bangketa. Lumingon siya sa paligid. Nakita niya nagtitinda na muli ang mga kasamahan niyang tindero doon. Wala na rin ang mga pulis na umuhuli sa kanila. Nagdesisyon ang matanda na muling maglatag sa bangketa ng kanyang paninda. Hindi nga siya nagkamali. Marami ang agad bumili ng gulay sa kanya. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanyang pagbebenta, ay nariyan na naman ang mga pulis at muling nanguhuli. Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Tumalikod lang kami rito. Ay ito na naman kayo? Saad ng isang pulis. Nagpulasan ang ibang mga tenderong katabi ni Aling Trining. Muli, hindi nakatakbo ang matanda. Ikaw na naman tanda. Hindi ba't nag-usap na tayo kanina? Hindi ako ang sumira sa pangako. Wala na akong magagawa dahil ang tigas ng ulo mo, sambit pa ng Ginoo. Patawad talaga. Kailangan ko lang kasing kumita ng pera. Kung hindi ay wala akong ilalaman sa sikmura namin ng anak ko. Pagtangis ng matandang ginang. Naku, kumita na ang dahilan na yan. Huwag mo na akong dramahan tanda. Dahil nakita at narinig ko na ang lahat ng iyan. Samsamin nyo na ang mga paninda nito at ilagay sa truck.
Isama nyo na rin ang matandang ito, pati ang kariton niya. Pakiusap! Kunin nyo na ang paninda ko. Huwag lang ang kariton ko. Nagmamakaawa ako. Sambit pa ni Aling Trining. Ngunit wala na siyang nagawa pa. Hinuli na siya at ang kariton naman niya ay isinakay sa isang truck. Habang nasa himpilan ay kinakastigo ng mga pulis itong si Aling Trining. Ngunit patuloy sa paghahanap ang matanda ng kanyang kariton. Ibalik nyo na ang kariton ko. Parang awa nyo na. Umiiyak na pagmamakaawa ng matanda. Tumigil ka sa kaiyak mo, tanda. Halatang sanay ka na rito sa presinto. Sigurado ay hawa kayo ng isang grupo ano? May nilalagyan ba kayo para makabalik kayo sa bangkaitang iyon? Sagot, bulyaw ng isang pulis. Ginoo, wala po. Desisyon kong magtinda sa bangketa dahil maraming mamimili doon. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na po ako at ibigyan nyo na sa akin ang kariton ko. Kailangan ako ng anak ko. Pagsusumamo muli ni Aling Trining. Anak? Mukhang ang anak mo ay isa sa mga inuhuli namin dahil sa droga eh. Anak? Kung sana ay ginamit mong dahilan ng apo mo, ay baka maawa pa kami. Saad ng pulis. Ginoo, parang awa nyo na. Kailangan ako ng anak ko. Nagtitinda ako sa bangketa araw-araw dahil kailangan niya ng gamot at pagkain. Kahit nga matanda na ako ay hindi ko iniinda dahil ang nais ko ay maalagaan siya. Parang awa nyo na. Akin ang kariton ko. Maya-maya ay nariyan na ang isang tauhan. Boss, yung nakuha nating kariton, may lamang tao. Nagulat nga kami kaya dinala namin dito. Saad ng lalaki. Napatakbo palabas si Aling Trining at agad na dumiretso sa kanyang kariton. Anak, ayos ka lang ba? Umiiyak na sambit ng ina. Lati nagulat na makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak ni Aling Trining. Halos butot balat na ito at nakaiga lamang sa kariton kasama ang ilang mga gamit. May kapansanan ng anak ko at kailangan niya ang tulong ko. Tanging ang kariton na lamang na ito ang aming tirahan. Kaya naman nakikiusap ako na sana ay huwag niyo na itong kunin sa amin. Lalong hindi ko makakaya na alagaan ang anak ko kung malalayo siya sa akin. Muling pagtangis ng matanda. Hanggang ngayon ay ikaw lang ang nag-aalaga sa anak mo. Kahit matanda ka na, ikaw pa rin ang tumitingin sa kanya? Tanong ng isang pulis. Bakit? Kailan ba natatapos ang pagiging isang ina? Kailangan ako ng anak ko. Higit niya akong kailangan ngayon. Kaya buong lakas ko ibibigay ko. Kahit ang sarili kong buhay. Basta lang mailagay ko siya sa ayos. Sagot pa ni Aling Trining. Magkasamang habag at paghanga ang naramdaman ng mga pulis kay Aling Trining. Dahil dito ay pinalaya na siya. Ngunit hindi lang basta doon natatapos ang pagtulong na ginawa ng mga pulis. Nang gabing iyon ay nagambagan ang lahat upang makakain ang mag-ina. Ang sobrang pera ay pinambaon na lamang upang pangdagdag gastos. Maraming nakaalam ng kwento ni Aling Trining. Isa-isang dumagsa ang tulong para sa kanila. Hanggang sa mayroong mga nagmagandang loob na sagutin ang pangpapagamot ng anak nito. Maging lokal na pamahalaan ay nagbigay rin ng tulong sa mag-ina. Binigyan sila ng masisilungan nang sa gayon ay hindi na sila tumira pa sa kariton. Ngayon ay may maayos ng masisilungan si Aling Trining at ang kanyang anak. Hindi na rin niya kailangan pang makipagsapalaran sa lansangan dahil meron na silang sariling tindahan. Lubos ang galak ng puso niya. Hindi niya akalain na magbabago ang kanyang buhay. Maraming salamat sa inyo. Kahit na ako ay nasa dapitapon ng aking buhay ay mararanasan ko pa rin ang ginawa. Kaya ko namang ipagpalit ang lahat ng ito. Basta masigurado ko lang na gagaling ang anak ko. Saad pa na matanda. Lubos na napahanga ni Aling Trining ang marami. Isa siyang halimbawa na isang magiting na ina. Nagagawin ang lahat para lang sa kanyang anak.